Rise and Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP timbahay na nakatutok ngayon. Kung last week, good news tayo dahil halos natapos ang linggo nang walang tayong namataang nabuong sama ng panahon sa loob at labas ng bar. Medyo kabaligtaran naman ngayon. Nitong nakaraang Sabat pa lang ay dalawang LPA ang halos sabay na nabuo. Ang isa ay nakapasok na sa loob ng bar at ang isa naman ay nagbabanta rin pumasok ilang araw mula ngayon. Ano ba ang aasahan nating lagay ng panahon ngayong Lunes, October 10? Makita natin sa ating satellite image yung dalawang low pressure areas na nabuo last Saturday. Unahin na natin itong LPA na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. As of 3 a.m. this morning, matatagpuan na ito sa layong 590 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Mababa naman ang tsansa na maging isang bagyo ito sa loob na sa susunod na 24 oras. Samantalang itong isa pang LPA na nasa labas naman ng PAR ay magbabanta rin pumasok ng PAR ilang araw mula ngayon. Sa ngayon, nasa layo itong 1,880 kilometers east of Eastern Visayas. Wala pang direktang epekto ito sa bansa. Sa ngayon, ang trap o yung extension nitong LPA na nasa silangan ng Luzon ang magpapaulan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Cagayan. Nagpaparamdam na rin itong northeasterly surface wind flow sa Batanes at Babuyan Islands. At ang northeasterly surface wind flow po ay magdadala rin ng maulap na kalangitan at pag-ulan. Hindi po ito yung amihan, precursor o pauna pa lang ito bago tuluyan nating maramdaman ang northeast monsoon o amihan sa mga susunod na linggo. Ngayong Lunes, malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas sa maaliwalas na kalangitan habang may pag-ulan dito sa extreme northern Luzon, particular na nga sa Batanes at Babuyan Group of Islands, ganun din sa Cagayan at Ilocos Norte, dala ng trap o yung extension ng LPA at northeasterly surface wind flow. May pag-ulan din ang asahan umaga pa lang sa Palawan, epekto ito ng trap o yung extension ng LPA na nasa silangan ng Luzon. Sa hapon, maaaring makaranas din ng mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Epekto ito ng trap o extension ng LPA at mga isolated thunderstorms. Sa Visayas, umaga pa lang, bahagyang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan ang aasahan sa Central at Western Visayas, particular na nga dito sa Panay Island, Negros, Cebu at Bohol Provinces. Pagdating ng hapon, light to moderate rains ang maaaring maranasan sa malaking bahagi ng Visayas, dala ng mga localized thunderstorms na maaaring mabuo sa hapon. Sa Mindanao, madaling araw pa lang, may mga pag-ulan na rin tayong nararanasan sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa hapon naman, may moderate to heavy rains rin sa malaking bahagi ng Mindanao, particular na nga dito sa Zamboanga Peninsula, Caraga at Northern Mindanao. Epekto ito ng localized thunderstorms. Mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible flash floods and landslides dahil na nga sa mga inaasahang pag-ulan ngayong araw. Dahil na rin sa umiiral northeasterly surface wind flow at ng pagpapalit ng paglapit ng LPA, naglabas na tayo ngayong Lunes ang pag-asa ng gale warning na magiging rough to very rough ang mga pag-alon sa karagatan ng extreme northern Luzon, particular na nga dito sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte at Cagayan. Samantalang moderate rough naman ang mga pag-alon sa silangan at kandurang karagatan ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa mga maglalayag sa mga nasabing karagatan. Ito ang itsura ng ating kalangitan dito sa Metro Manila na napunan ko kanina lang. Sa mga oras na ito, maaliwalas ngayon ang kalangitan dito sa Metro Manila. Wala tayong natatanaw na pag-ulan sa anumang bahagi ng Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Inaasahan nating magiging bahagyang maulap na kalangitan ang aasahan ngayong maghapon. Bandang tanghali o hapon, may mga babang tsansa na mabuo ang mga thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila, lalo na dito sa northeastern at southern sections ng Metro Manila, pero hindi na ito kasing lakas at maaari magtagal lang ng kalahating oras ang mga pag-ulan. Sa mga papasok sa trabaho at eskwela ngayong Lunes, huwag pa rin kalimutan magdala ng payong bilang proteksyon sa mga biglaang pag-ulan, lalo na sa hapon. Sumikat ang araw kaninang 5:47 a.m. at lulubog naman ito mamayang 5:40 p.m. ng hapon. Ako po si Edmo Rosales para sa Info Weather. Lagi maging handa, may bagyo man, wala. Mula po din sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.